Magandang umaga, Sidewalk Kids! Welcome sa Sidewalk TV! Hi kids! Ako nga pala si Ate Angelica, ang makakasama niyo ngayong araw na ito. Siyempre, hindi pwedeng ako lang. Kasama ko rin ang kaibigan ko na si Tekla. Sabihin niyo nga kids, Hi Ate Tekla! Hi, kids! Alam namin na super excited na kayo para sa araw na ito. Kaya naman tara at samahan niyo muna kaming manalangin, okay? Kantahin natin ang Let's Be Very Quiet. 1, 2, 3, go! Let's be very quiet! Let's be very quiet! I close my eyes, I bow my head, I close my hands and pray to God. Lord, thank you po sa araw na ito dahil binigyan niyo naman po kami ng opportunity na matuto ng inyong salita. Panginoon, i-ready niyo po ang aming mga puso upang makarinig ng inyong salita at matutunan nito. Panginoon, samahan niyo po kami sa araw na ito upang kami ay matuto ng inyong salita at ma-share din namin ito sa aming mga kaibigan. In Jesus' name we pray, Amen! Parang may kulang pa. Di ba no, Tekla? Parang may kulang pa? Ang kulang, Ate Angelica, ay sumayaw at kumanta sa Panginoon ngayong umaga. Tama! Bakit hindi muna tayo mag-worship sa Panginoon? Tara! At sabay-sabay tayong kumanta at umawit. Let's worship the Lord! Magandang umaga, mga bata! Magandang umaga rin sa'yo, Tekla! Magandang umaga din po, Ate Angelica! Sobrang nakakamangha ang ating napag-aralan noong nakaraang Sabado. Sinilang si Jesus na siyang ipinangako ng Diyos na magiging tagapagligtas na ating lahat. Ngayong umaga na ito, ating alamin ang buhay ni Jesus at kung paano at ano ang kanyang tinuro at mga kamangha-manghang ginawa niya. Meron tayong bisita mamaya na siyang ating i-interviewin dahil siya mismo ang isa sa mga nakasama ni Jesus sa kanyang paglalakbay. Handa ka na ba, Tekla? Opo, Ate Angelica! Handa na po ako! Excited na akong makilala at makita siya! Hindi na natin papatagalin ito. Halika na, Juan! Magandang umaga, Ate Angelica at Tekla!
Lagi kong napapanood ang tinuturo sa Sidewalk TV at nabalitaan ko rin na ikinikwento niya daw ang buhay ni Jesus. Kaya naparito ako ngayon upang ikwento sa inyo ang kung ano ang aking naranasan sa buhay ni Jesus. Tama ka, Juan. Natutuwa ako dahil ikaw mismo ang pumarito upang ibahagi sa amin ang buhay ni Jesus. Alam ko yung mga bata na nanonood dyan sobrang excited na. Ikaw ba, Tekla? Excited ka na rin ba? Handang-handa na, Ate Angelica. Ganon din ang mga batang Sidewalk. Tama, kids? Nagsimulang magturo si Jesus at maglakbay noong siya ay 30 years old. Siya ay nangaral ang salita ng Diyos sa mga tao. Madaming tinuruan si Jesus na matatagpuan sa mga lugar na tulad ng Cana, Samaria, Capernaum at marami pang iba. Unang nasaksihan ng mga tao ang kamanghamangang ginawa ni Jesus noong siya ay nasa Cana, kung saan dumalo sila sa isang kasalan. Ngunit naubusan sila ng alak na kung saan dapat ito ang ibibigay nila sa mga bisita. Dito ginawa ni Jesus ang unang milagro na ginawa niya. Ang tubig, ginawa niya itong alak. Lubang na mga tao sa kanyang ginawa. Sobrang kamangha-mangha nga yun, Juan. Maaari bang ikaw pa yung magkwento? Sobrang interesado kaming malaman kung ano pa yung mga nagawa ni Jesus. Si Jesus ay may 12 disipulo at isa na ako dun. Kami ay tinawag ni Jesus upang kanyang makasama sa kanyang paglalakbay. Dito nakita ng 2 mata ko ang kapangyarihan ng Diyos. Si Jesus ay nagpagaling ng maraming may sakit. Nagbalik ang paningin ng bulag, nagpalakad ng pilay, at bumuhay ng patay. Wow! Kamanghamanghang bagay nga, Juan! Makapangyarihan talaga si Jesus. Ang kanyang mga ginawa ay tunay na napakagaling at nakakamangha. Nagturo si Jesus ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang kanyang panawagan ay magsisi at talikuran ang mga mali nating nagagawa o kasalanan. Dahil si Jesus ay sobrang sikat noong panahong iyon, marami ding mga taong nagagalit sa kanya at isa na ang mga Pariseo sa gusto siyang ipapatay. Isang gabi habang kami naghahapunan, si Jesus ay tila may pinapahiwatig. Ang kanyang pinapahiwatig ay malapit niya na kaming iwan. Dahil noong gabing iyon kami ay naghahapunan, ang ginawa niya, pinirapiraso niya ang mga tinapay at ito ay sumisimbolo sa kanyang katawan. At hinugasan niya ang aming mga paa. Sobra kaming naiya nun dahil siya ang aming guro. Hindi niya dapat ginawa yun, pero siya ay nagpakumbaba at tinupad ang utos sa kanya ng Diyos. Wow! Ito nga yung Last Supper! Kuya Juan! Ano nga po yung nangyari noong gabing iyon? Noong gabing iyon, hindi namin alam na meron palang binabalak ang isa sa mga disipulo ni Jesus na si Judas. Pinagkanuno niya si Jesus sa mga saserdote at mga pinunong may galit sa kanya. Kapalit ng pilak ay nagawa niyang ipagkanuno si Jesus sa mga punong saserdote. Kapalit ng pilak ay nagawa niyang ipagkanuno si Jesus. Siya ay may mga kasamang kawal at punong saserdote upang siya ay dakpin. At nang dadakpin na ng mga kawal itong si Jesus, naging agresibo na itong si Pedro. Ang ginawa niya, pinutol niya ang tenga ng isang kawal gamit ang isang tabak. Grabe talaga si Judas! Dapat di niya ginawa yun! Ano naman ang naramdaman mo noong mga panahon na yun, Juan? Sobrang natakot ako at hindi ko rin alam kung anong dapat kong gawin. Kami, ng mga disipulo, ang tanging nagawa na lang namin ay magtago dahil alam niyo ba kung ano ang nangyari? Si Jesus ay dinala sa usigan upang doon siya pahirapan. Siya ay nagtamo ng napakaraming sugat. Siya ay dinuraan, pinagtawanan ng napakaraming tao. At mismo sa sarili ko, nagagalit din ako dahil noong mga panahon na yun, wala akong nagawa upang ipagtanggol siya. Anong ginawa ng mga punong saserdote kay Jesus? Napagdesisyonan ng lahat ng tao na si Jesus ay ipako sa krus. Kahit siya ay inosente at walang nagawang kasalanan. Dahil sa galit ng mga punong saserdote kay Jesus, nais nilang si Jesus ay mamatay gaya ng mga kriminal.
Si Jesus ay dinala sa bundok ng mga bungol at siya ay pinako doon. Siya ay namatay habang nakapako sa krus. Namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan, para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Dapat tayo yung makasalanan na napako sa krus. Pero dahil mahal tayo ni Jesus, siya ang umako ng ating mga kasalanan. Tama ka. Noong una, hindi ko rin maintindihan kung bakit nangyari yun. Pero ito ay tinuro sa amin ni Jesus noong siya ay nabuhay pagkalipas ng 3 araw. Si Jesus ay nabuhay. Buhay ang ating Diyos! Oo, tinuro niya sa amin ng napakaraming bagay at sobrang dami rin naming natutunan sa Kanya. Kaya tulad ni Jesus, pumunta rin kami sa napakalalayong lugar upang ibahagi ang salita ng Diyos. Gusto ko ding ibahagi ang salita ng Diyos, lalo na sa aking mga friends! Wow, Tekla! Maganda yan! Ibahagi natin sa ating kapwa ang Kanyang buhay at salita ng Diyos. Maraming salamat, Juan, sa iyong pagpapaunlak sa aking panayam para sa iyo. Wala nga naman, Ate Angelica, naway marami pang batang sidewalk ang natuto sa buhay ni Jesus. Bye-bye, Kuya Juan! Maraming salamat. Paalam sa inyo! Mga bata, sobrang daming ginawa ni Jesus kahit ang kanyang buhay ay ibinigay niya para tayo ay maligtas at hindi mapahamak. Kaya naman, after ng programang ito, kung ikaw ay may mga kaibigan pa na wala dito at alam mong hindi pa nalalaman ang kwento na ito, maaari mo bang ibahagi sa kanya ito? Oo! Ipagmalaki mo na si Jesus ay pinako para sa kanya, para sa iyo at para sa ating lahat. Hindi lang siya ipinako dahil lang gusto niya. Siya ay namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan at maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Tama ka dyan, Ate Tekla. Maging paalala sana sa atin ito na sa tuwing tayo ay gagawa ng kasalanan, sinadyaman o hindi, dapat tayo ay humingi ng patawad at iwasan natin itong gawin muli. At katulad na ng mga naiwan na disipulo ni Jesus, hindi lang doon natapos ang lahat-lahat ng itinuro ni Jesus sa kanila. Ito din ay kanilang ipinahagi sa iba't ibang lugar at mga tao na hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. Ate Angelica, sa tingin ko, maraming natutunan ng mga bata sa mga oras na ito. Kaya, maihanda kami sa inyo mga bata na mga unting katanungan. Unang katanungan. Ito ang unang milagro na ginawa ni Jesus noong dumalo sila sa kasalan sa Kanaa. Ano ang sagot? In 3, 2, 1... Ang tamang sagot ay tubig na naging alak. Tama! Ang unang milagro na ginawa ni Jesus ay tubig na naging alak. Pangalawang tanong, ilan ang disipulong tinawag ni Jesus upang kanyang makasama sa kanyang pamamahagi ng magandang balita? Ano ang sagot? In 3, 2, 1... Ang tamang sagot ay 12 disipulo! Tama ka dyan, 12 disipulo. Pangatlong tanong, ano ang pangalan ng isa sa disipulo na nagkanuno kay Jesus? Ano ang sagot? In 3, 2, 1... Ang tamang sagot ay si Judas! Tama! Ang tamang sagot ay si Judas. Pang-apat na katanungan. Ano naman ang pangalan ng isa sa disipulo ni Jesus na pinutol ang tenga ng isa sa kawal noong gabi na si Jesus ay pinagkanuno? Ano ang tamang sagot? In 3, 2, 1... Ang tamang sagot ay si Pedro! Tama! Si Pedro! Panghuling katanungan, sa pang-ilang araw nabuhay muli si Jesus? Ano ang tamang sagot? In 3, 2, 1... Ang tamang sagot ay pangatlong araw! Tama ka dyan, sa ikatlong araw. Dahil tama ang inyong mga sagot, mainihanda ako na clap para sa inyo. Ito ay tinatawag na Pakbet Clap. Tuturuan mo kayo, okay? Ganito siya.
1, 2, 3. Pak na pak, bet na bet. Okay? Sige, gawin natin to with energy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak na pak, bet na bet. Naalala niyo pa ba ang ating memory verse nung nakaraang Sabado? Tama! Ito ay sa libro ni Juan, sa Juan 3 verse 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun na lamang tayo kamahal ng Diyos, kaya binigay niya si Jesus para sa atin. Siya ay namatay at pagkalipas ng 3 araw, siya ay nabuhay muli. Tama! Buhay si Jesus! Lagi nating tatandaan na si Jesus ay buhay at laging mananahan sa ating mga puso. At para naman sa ating question of the week, anong nagpapaalala sa iyo na buhay ang Diyos sa iyong buhay? Ibahagi ang iyong mga sagot sa iyong kaibigan, sa iyong magulang, at sa iba pa. At pwede mo rin itong i-comment sa comment section sa baba. Nais naming marinig ang iyong mga sagot. Okay ba yon? Isa na namang araw ang punong-puno ng lesson ang ating natanggap galing sa salita ng Panginoon. Alam kong nabusog kayo spiritually at hindi lang yon. Alam kong excited din kayong ibahagi din ang inyong mga natutunan sa inyong mga kaibigan, kapamilya o sa iba pa. Kaya naman huwag kalimutan i-like ang aming Facebook page. Just search Batang Sidewalk Ministries at i-follow nyo na rin kami sa aming Instagram account at Batang Sidewalk Ministries. And like, share, and subscribe nyo na rin ang aming YouTube account. Just search Batang Sidewalk Ministries at panoorin ang aming mga previous videos. Enjoy the rest of your week and stay safe and sanitize, everyone. God bless you all! Bye-bye!